sinabi ni Akbad Barcelon at Wendell Talibong ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ko with Alan Javier sa Tagbilaran City ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ni Ibrahim Poncardas Romas at Wendell Talibong sa Osamis ginanap yung debate. Isa din yon sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Bakit ba na iniwanan niya ang ipinangaral noon at niyakap noon na relihiyong Islam matapos sa dalawang naganap na debate nina Ostads Romas at Ostads Barcelon? Alam natin na paraming parami ang mga yumakap sa Islam, at isa na nito si Dave Diaz na nakilalang Ostads Dawood. Ito ang ating tatalakayin, mga kapatid, dahil ngayon mula noong 2014, anniversaryo ngayon sa preliminary debate namin ni Ostads Barcelon. At makita ninyo dito yung nakakulay pula, si Ostads Dawood yan, na si Bro Dave ngayon. Siya ang assistant sa debate ni Barcelon. Tunghayan natin ang istorya ng kanyang buhay. Bakit sa dalawang debate iniwan niya ang Islam na itinatag ni Muhammad? Samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Happy Ascension Sunday, no? At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyayahan natin na maghikayat din sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay, magtanong. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang pindutin ang bell button, ang subscribe at bell button, at mag-comment para sa ating talakayan, mga kapatid. I-welcome din natin, samahan ninyo ako sa pag-welcome kay First City Councilor John De Assis. Siya ay dating Iglesia ni Cristo, naging balik Islam, at ang dami niyang katanungan sa isinagawa natin na Bible exposition doon sa Valencia Bukidnon. Si, alam nyo ba, si First City Councilor John De Assis Jr., siya ang nagbukas sa panalangin at bago kami nagsimula. At ang sabi niya, para sa mag-antanda ng cross, mag-antanda kayo. Para sa hindi, hindi naman mag-antanda kayo. Siya ang nagbukas sa panalangin. At ang dami niyang mga katanungan, divinity of Jesus Christ, intercession sa mga santo, purgatorio, kumpisal, dami. No. Pagkatapos dyan, sabi niya, satisfied na ako sa lahat ng mga sagot, at magkatuliko na ako ngayon. At nang nanalangin kami na ako ay nag-lead patapos, at sa kitang-kita ko talaga siya na nang nalangin kami at nag-antanda ng cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, unang pagkakataong nakita ko na si First Councilor John De Assis sa Valencia Bukidnon nag-antanda din ng cross. Samahan ninyo ako, buksan muna natin ito sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful,
and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, welcome natin ang lahat natin mga kapatid na pumasok ngayon. Welcome sa lahat, Katoliko o hindi Katoliko. Sila si Jury Rascati. Good evening, Bro Wendell. God bless. Happy the life vlog. Magandang gabi sa lahat. James 2:14 and 2:24. Good evening, brother Arji, Sister Sarah, hindi po ko sa Arji, at sa lahat ng mga Katoliko. Good evening, Bro Wendell, si Ayan Kent, Alcala, Papa Inok, mapagpalang buhay sa lahat. Si Elia Monique Cadano, hello po sa lahat. Si Ronero Kasingal, good evening po, Brother Wendell. Salamat po sa walang sawang pagtanggol sa simbahan. Sa lahat, si kapatid na Richie Sinoro, good evening po, Bro Wendell, at sa lahat na taga-subaybay, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mariati, maganda gabi po sa lahat, mga kapatid, at sa pananampalataya, Hermie Borgo, at sa lahat pa, no? Si Bro Nora Saifulan, magkatoliko na ko, Bro Wendell. Si Da TV Shu, I am Catholic present. Lorna Cabasa, good evening, Bro Wendell, sa lahat. Rini Boy Babor, good evening, Bro Wendell, cross my heart. Good evening, Bro Wendell, Bro James, Mama Mary's son. Pabati naman po sa Sacred Heart of Jesus Parish Church, Diocese of Caloocan sa Metro Manila. Si Bro Nora Saifula, balik Islam ako. Nagsimba ako kanina sa Santo Niño Cathedral, Pagadian. Kapatid, pasok ka, mag-testimony ka mamaya, kapatid. Pasok ka sa Zoom. Welcome po, Bro Nora Saifula. Kung totoo man yan, pasok ka mamaya, ha? Sa ating Zoom para mag-testimony. So, welcome, kapatid. Si Cross My Heart, tanong ko, Bro Wendell, totoo po ba ang Sword of Turin? Yes, totoo yan, totoo. Si Anida Palayo, happy Sunday po sa lahat. Elmer Lianto, I am Catholic. Lorna Cabasa, watching from Singapore, the TV show. Nagsimula pa lang ang laban ng spiritual. Lourdes Lorna, mapagpalang gabi sa lahat, sa iyo, Bro Wendell. Si Bro Nora, paano daw ang Zoom, no? Bigyan niyo si Bro Nora ng Zoom link para makapasok. Sandali, ha, bigay natin dito ang link para makapasok sa Zoom. Para mag-testimony. Padami na ang ating mga kapatid. Ito ang katibayan na marami talaga sa ating mga kapatid na uhaw sa paghanap ng katotohanan sa tunay na iglesia. At dahil nito,
pagkanilang masumpungan na ang katotohanan. Kaya tulad kay First Counselor John de Asis Jr. sa Valencia, Bukidnon, ay niyakap niya ang inang simbahan. So, welcome ang lahat natin na magsuri sa ating talakayang ito. Di po natin layunin na ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya ay saktan natin, pero kailangan talagang sagutin natin ang karilang mga tuligsa, lalo na sa mga balik Islam. Alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, sige, ilagay ko ang Zoom para makapasok kayo. Lagay ko muna para makapasok kayo sa Zoom natin ngayon. Okay. Ito ang Zoom natin. Mamaya, para makatestimony kayo, okay, click lang yan. Oh. I-click yan para sandali. Oh, nalagay na. No? So, click lang yan. At ipin ko muna. Yan. Hindi ito. Sandali. Eh, hindi. Sorry kay yang skin na remove ko. Ikaw ang napin ko. Sorry. Mag-message ka. Muli, kapatid. Sorry, ha. Sandali. Paano ba to? Ang bala ko, ipin ko yung aking Zoom. O, nandiyan na ang Zoom, ha? O, nandiyan na. So, iba ang napin ko kasi at na-remove ko kay... Sorry talaga. Oh, so, replace the pin pala. Oh, okay. Sandali. Oh, so, sorry. Okay. So, welcome sa lahat natin mga kapatid. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Okay. Pwede mong i-click yan mamaya, kapatid na Nor Saifola, for the testimony. I-click mo lang yan. I-accept ka. So, tunghayan muna natin ang testimony. Daming nagalit dito ni Ostad Dawood, kapatid na Dave Diaz, sa kanyang apahayag. At si Ostad Romas, nanawagan pa sa MNLF ba yun? MLF? Dahil nagmurtad daw. Oh, ganun talaga sila. Okay. Ito mga kapatid. At di lang yan. Meron pang nag-message sa akin. Alam nyo ba anong message niya? Ito po message niya, mga kapatid. Pakita ko sa inyo, ha? Oh, pero alam naman natin, fake news ito. A fake account. Ito ang sabi ni Tukmol. Isusumpa ko kayo na ang susunod na mamamatay. Yun ang message niya. So, ang masasabi natin, may God bless you always and protect your entire family and praying for the conversion of unbelievers and poor sinners. So, tunghayan natin si Dave, mga kapatid. Ito. Kayo lang Islam. Okay. When I received that book, written by Dr. Zakir Naik,
entitled, Is the Bible God's Word? My interest was touched. Naging interesado ako. So, binasa ko. And it was so convincing. Why? Because it speaks about the contradictions in the Bible. Na para bang sasabihin na, if the Bible is God's Word, there should be no contradiction in the Bible. Oh, yun ang mga issue kasi sa mga balik Islam, no? Na may contradiction, no? Contradiction sa Bible daw. At nauna nating sinagot yan, mga kapatid, kung meron nga bang contradiction sa Bible. Isa-isa natin yan sa pagsagot, lalo na yung mga issue nila kung paano, ano ang ikinamatay ni Judas. Dami pa mga talata na ginagamit nito mga balik Islam na may kontra-kontra daw sa Biblia. Pero yun lang ang maling akala nila dahil out of context sila sa sinasabing kontra-kontra. At hindi lang yan, isa pa sa sinasabi nila, mga kapatid, na sa Biblia daw ay may kalaswaan. There should be no foul words in the Bible. There must be no rude stories, yung mga kabastusan sa loob ng Biblia. Oh, yan ang paborito sa mga balik Islam, mga kapatid, na ang argumento nila kung bakit na corrupted daw, tandaan nyo ha, corrupted ang Biblia dahil may porno raw sa Biblia. So, kung yun kababaw ang kanilang argumento para kontrahin at aatakihin ang banal natin na kasulatan, di nyo ba napansin na galing din sa kanila, sa kanilang mga aklat, sinasabi una, sa luma at bagong tipan, si Muhammad ay hinulaan daw. Ikalawa, diyan sa Biblia natin, may mabasa din o manong Mika, na yun ang baka, no? Na yun ang katumbas sa Mika daw na sinagot natin kahapon, mga kapatid. So, kung ang Biblia ay corrupted, ibig ba sabihin na yung kanilang propetang si Muhammad, yung kanilang Mika na ang mabasa ibaka sa Biblia nang galing sa aklat na corrupted? So, mga kapatid, paulit-ulit kasi may nag-request kay Sister Edna kung maari na sagutin natin itong mga propaganda sa balik Islam na nagpupumilit, mga kapatid, na patunayan na mali at corrupted at merong kontra-kontra sa banal na kasulatan. At yun din ang paulit-ulit na tinalakay nila ni Ostads Barcelon, Ostads Abraham Romas, na lalo na yung sinabi nila na may porno sa Bible. At isa sa kanilang ginagamit, mga kapatid, alam nyo ba ang ginagamit nila? Walang iba kundi itong mabasa sa Biblia para palitawin na may kalaswaan sa Biblia. Wala namang malaswa sa Biblia. Ang kanilang isipan lang ang malaswa, no? Halimbawa, sabi nila may kwento raw ng incest tulad sa nasulat sa
Genesis Kapitulo 19, Versikulo 36, yun ang esyo. Kaya kung ang Biblia ay salita ng Diyos, eh bakit may kalasuaan? Yun ang pahayag ni Dave. So, pero kung pag-aralan natin mga kapatid, diyan kasi ay sinabi na nabuntis ni Lot ang dalawa niyang anak na dalaga. So, kaya sabi nila, matapos nabuntis ng ama ang dalawa niyang dalaga, si Lot, dalawa niyang dalaga, eh di po ba porno yan? Yun ang isip ng mga balik Islam, mga kapatid, na porno sa Biblia. Pero, ang Genesis Kapitulo 19, Versikulo 36 ay pag-uulat po yan sa isang pangyayari sa buhay ng isang karakter sa Biblia. Ika nga po, it is a report of an incident. Kapag sa encyclopedia po ba ay nakasulat mga kapatid at inireport na nakabuntis, ha? Nakabuntis ng anak ang isa o nabuntis ng anak ang isang ama, ibig po ba sabihin ang encyclopedia ay porno na? Hindi po. Kung porno mga kapatid, eh bakit ang kanilang Mika, ang kanilang propeta ay hinulaan diyan sa Biblia na ang tawag ng mga balik Islam at mga ngaral ng Muslim ay porno. So kung porno po iyan mga kapatid, lahat pala na factual at objective na pag-uulat kaugnay sa incest or sa sex mga kapatid ay para sa kanila porno na. Diyan po natin makikita ang mali at baluktot na pag-unawa at pag-iisip nitong mga naninira sa Biblia. Dahil puno sila ng malisya. Pero may nakakatawa kasi mga kapatid talaga sa kanilang isyo. Bakit? Lalo na yun ang isyo ng iba't ibang mga ustads, ustads Ibrahim Romas, ustads Barcelona, at sino pa yung mga ustads nila sa Kaging, dahil marumi ang kanilang isipan, kaya pilit nila na iginigiit na porno ang Biblia, pero isinisingit nila ang kanilang propetang si Muhammad at ang kanilang Mika sa Biblia na ayon sa kanila may porno raw. So, kung ipinagpilitan talaga nila mga kapatid na may marumi diyan sa ating Biblia, tapos kanilang ipapasok sa porno na Biblia ang kanilang propeta na si Muhammad, isabi nila pinatunayan sa Biblia ang kanilang propeta na si Muhammad. At ginagamit nila ang Deuteronomio Kapitulo 18, Versikulo 18. Hindi lang yan sa Bagong Tipan. Juan Kapitulo 14, Versikulo 17. Ginagamit nila na yan o manoy tumutukoy kang Muhammad. So ayon sa Deuteronomio at sa Juan, na para sa kanila ang Biblia ay porno, pero pilit isiniksik nila ang kanilang propeta na si Muhammad. Kaya isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Kaya nasabi ko, oh, okay ito. But hindi ko kaagad tinanggap ang Islam. Why? Kasi noon pa man negative na ang alam ko at alam natin patungkol sa Islam. But, to make the long story short, December 14, 2012, I took my shahada, my testimony of faith. Ito yung parang binyag. Nung sinabi kong, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah.
Nung araw na yun, I formally became a Muslim and I was given the name Brother Dawood Sharif. Mula nung araw na yun, nag-aral ako patungkol sa Islam at sa kung anong mga bagay ang dapat kong malaman sa Islam, the five pillars of Islam, the articles of faith of Islam, the life of the Prophet Muhammad, and so on and so forth. Hanggang sa nung makilala ako nila na isang pari naging isang Muslim, bumango yung pangalan ko. I was invited to give lectures sa napakalaking mga conventions. Nakarating ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati Palawan. I received a lot of invitation to make Hajj, pero hindi natuloy. Praise the Lord. Dahil may mali yung NSOO, National Statistic of sa aking birth certificate. Para bang napakabilis ng promotion ko doon. Kasi when I was giving my da'awa o yung evangelization, spreading the message of Islam, I was able to convert hundreds of Filipinos. At naging mga Muslim sila hanggang sa mga oras na ito. I was able to give message sa isang simbahan sa Negros na kung na ang simbahan ay mayroong more than 200 members. At anong nangyari? After my lecture, yung pastor nila, yung leader nila, pati yung 200 plus members nila nagshahada, nagmuslim, at pati yung simbahan nila na Foundation of the Christian Life ay naging Masjid Arahim. Mas lalong bumango yung pangalan ko. Napakaraming mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Saudi, tumatawag sa akin, pasyalan mo yung pamilya ko dyan sa Pilipinas at ipahagi mo sa kanila ang mensahe ng Islam. Naging mga Muslim. And I have pictures and even videos. May video dyan si Brad, may sa timeline mo, Brad, no? Sa messenger, pinasalat. That can prove. Ito siya, hindi lang ito salita. Kundi I can prove na marami talaga ang naging Muslim sa pamamagitan ko. Maybe Brother Jando can play that video, kahit yung ano lang, portion lang, para maging makatotohanan itong sinasabi ko. Hindi lang ito. Hindi niya na ano ko muna kasi hindi ko na download. Hindi lang ito puro salita, but I have pictures and videos that can prove this. Ako yung nagbibideo niyan. Si Brother Jando yung nakabideo. Ito, ayun, nakita niyo, debate yan, no? Na ni Ustaz Dawood. Sabi ni Bro Nor Saifullah, gusto ko maging CFD. Yes. Makipagkita kay Father Rene at sa mga kasama natin diyan sa Pagadian o at ni Brad Kinit Bustamante, kapatid. So meron tayong National Convention sa CFD pala diyan sa Biliran, Leyte, no? Tuloy muna natin ito si
Ngayong John yan, John 10:11. Okay. Tuloy natin. During this life. Ayun. At kung napansin niyo, mataas pa yung balbas ko para pa kung kambing during that time. Okay. So, ano ba? At meron pang iba pang mga videos. Noon, naging kadibati ko din si Brother Jeffrey Quillosa ng Catholic Faith Defender Cebu. So, mamaya, yung kung ano, Brother Zando, yung sinabi niya kanina na mayroong isang simbahan na talagang nag-Islam. Pinasa ko sa messenger mo. Ito. Konti lang yung video, pero... Konti lang, pakita lang natin. Pakita lang natin, oh. Yung video, wait lang. Okay, ito, habang prepare ko muna. Sandali lang, sabi kasi ni Bro Nor Saifula na commute ako. Sige lang, i-acknowledge kita mamaya pagpasok ko. Okay, so tuloy muna natin. Ito ang pinasyahada niya. No. Ilallah. Ako nagasaksi na adunay usalamang ka Dios. Usalamang ka Dios. Na aming simbahon. Na mao. Ang Allah. Ang Allah. Wa asyhadu. Walang ujur na dondo. Muhammad. Abduhu. Warasulu. Ako. Nagasaksi. Na si Muhammad. Suko. O propeta. Sa Allah. Sa katapusan atong balikon. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Muhammad. Abduhu. Warasuluh. Itang tanan mo, singgit sa mga tao. Allahu Akbar. Kaya mo himo ko o duha, ikutang ang inyong mga kabot. Okay, sabi ni Nor na commute siya. So, hintayin mo lang, acknowledge ka mamaya. Raise your hands na lang kung makita mo yun. Itaas mong kamay mo. Umanib kayo sa Islam na alam mo naman ang Islam ay wrong. Forgive me. Patawarin niyo po ko. This is a very painful statement. Masakit na salita. But ito yung napatunayan ko noong muli ay nagsuri ako at hiningi ko ang gabay ng Diyos na nagtatag ng langit at ng lupa. Nagsuri ako, hiningi ko ang kanyang gabay at salamat sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para ako ay magising muli sa katotohanan. Yung debate ni Ahmad Barcelon at Wendell Talibong ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ko with Alan Javier sa Tagbilaran City ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ni Ibrahim Poncardas Romas at Wendell Talibong sa Iligan ay isa din. O sa amis yan? Si Iligan, taga Iligan si Ibrahim Romas. Pero sa Osamis, ginanap yung debate. Isa din yon sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. During the open forum nung debate sa Tagbilaran, maraming tanong ang hindi ko masagot kasi, ano man, bakit hindi ko masagot? I was so afraid during that time that baka masabi ko yung totoo na hindi pabor sa reliyong Islam at maging pabor sa reliyon ng Katoliko. Kaya, nung tinanong ako ni Alan Javier at hindi ako makasagot, sabi ko, late, sasagutin ko yan later. Biglang sumigaw itong si Brother John. May sigawan yung Brother John doon. Nasa video. Nasa video. Sumigaw ka. Because ako ay parabang na
entrap. Na-corner ako sa tanong niya kasi pag sumagot ako, mahahayag ang napakalaking mali sa reliyon ko na Islam during that time. Oh, kaya sa pahayag na ito, galit na galit talaga. Nanggigigil si Ustad, ano ba yun? Sa pahayag na ito at naghahamon ng debate. No?